tatimingan natin to. Ay, yan. Natin ito, nakatutulong tayo sa may chart dito. Timingan natin to, repa pips. Lumagpas lang doon yung candle. Puta, take profits. Tapos, ika-cutback na natin yung mga matataas natin position. Makita natin ang ganito sa 5 minutes. Tapos wala akong pakialam sa may 15 minutes. Still, tsaka sa pa, still good. Ascending pa rin naman yun. Lumagpas lang yan. Makarating doon, sasarado ko lahat yan. Itong isa, tsaka isa, sasarado ko pati yun. Basta lumagpas lang, sarado ko lahat yan. Tapos panalo pa ako. May kita ngayon natin, puta, total profits ko, $91. Meron akong mga ginawang cutback ng konti rito, tapos dinivert ko sa ibang position. Kahit ito, kinatback ko. Kasi nung na makikitain yan. At tingnan natin. Nakikita ngayon natin may stop loss ako, layo ng stop loss ko, di ba? Pero it doesn't fucking matter. Basta lumagpas lang yan dito sa ano, umaga around 27.66, 27.70. Puta, sarado ko lahat yan, panalo. Nakikita niya ito, since ang laki ng taya ko. Puta, sumatotal na taya ko, ano, $204 ang taya ko lahat-lahat. Ngayon natin. Medyo tumaas na kanina eh, nag-spike na eh, ano, nag-spike na sa pangalawang position ko eh, na pinchok pa ng konti eh. Ano natin. Akit yan, may early heads up na eh. Pwedeng discard kasi. Pag halos like break even o break even na to, i-cut ko to, i-cut, i-keep ko lang ito. Since ito, mas mababa ito, malapit dito. Pero ito, putang layo dito, lalong ang layo dito. Kaya pag nag-break even to, i-cut back natin agad yan. Para hindi masyadong too fucking risky ang ating position. Pero you'll never know, mag 2770 ito, which is pinaka-highest natin, 2780 kung tutusin. Ito yung pinaka-highest natin. Hindi, pinaka-highest pala natin, 2768 sa by hour na ganyan. Pero titingnan natin sa 4 hour, pinaka-highest talaga natin. Ito, 2780. Yun ang ano natin. Target natin, 128, pero pwede tayo isarado na lahat ng position, 127.67. Ito, pwede natin sarado ito, 127.67. Ito, pwede natin take profits na rin ito pag nag 127.67. Kumbaga lahat nga eh, pwedeng i-take profits 127.67 o kaya 127.70, lahat yan. Ito maganda, maklose lahat ito sa presyuhang 27.70. Kahit di na natin hangar yung 27.80, 27.90, all the way sa 28. Kasi bound na tayo, $100 lang per day na assumption. Tutusin, panalo na ako dito nung malakihang kanina eh. Ano lang eh, hindi ko na, lalo na nag-spike kanina, extra 100 salo. Ito sana yan yung, di ba? Kung pinanalo ko ito, di ba? Pinanalo ko ito, i-cut pa ko ito, o di, panalo ako ng, sabi na natin, mga ano, almost $6, pero at least, matatanggal itong batas na to. Pero pinakamagandang matanggal ito. Since 66 ito. Ito lang ang pinaka-risky nating taya. Ito. Yung the rest. Maganda yan. Pero as of now, maganda pa rin naman yung trend or momentum. Pataas pa rin naman. So, okay lang. 1 hour, still bullish signal, uptrend. Bullish signal pa rin dito since ascending. Ganun din dito, ascending din dito. Sa 5 minutes, edi lalo na 5 minutes, this is considered uptrend.
natin. Bagal ay iniintay natin yung ano yung mag-pump ito ng 5-10 pips pataas, mga ganun. Iniintay natin mangyari dito. So babagsak muna uli yung 1 minute. Bagsak muna itong 1 minute. Pwede bumagsak itong 1 minute at susunod rin ito, magrerita sa below 20. Tapos doon na magkakaalaman. Pag nakapag-retest na ito ng below 20, o kaya around 10%, yan, doon na magkakaalaman. So, ito yung 1 minute, 5 minutes, 15 minutes, 30 minutes, 1 hour. Makikita natin yung 1 hour, yung moving average, pa-upward. Kahit naman dito, moving average, pa-upward din. Sa 15 minutes, pa-upward din. 5 minutes, pa-upward din yan. Eto, wala tayong pakialam, mag 0%, 100% yung position yan. Basta yung pakialam natin, ascending sa much longer time frame. Kaya laki ng chance na mananalo tayo dito, imbis na matalo tayo sa napakalaki nating mga taya. Na kung saan, sumatotal, lahat ng taya ko ay nasa 80, nasa around 80 lot size. At sumatotal na puhunan doon, $204. Lahat-lahat sa 80 lots na ating taya. So, yan. Medyo nagbabounce back ng konti. Ito yung hinihintay natin mangyari. Yan. Itong dalawa na ito, hinihintay natin mangyari yan. Which is ito na. So, konti na lang. Makaralagpas lang yan doon. Puta, sasarado ko lahat ito. Tapos, hindi na ako mag-trade. Wala na. Boundary na ako. $100 lang naman gustong mangyari sa loob ng isang araw eh. Kung makikita ngayon natin dito, ilang trades lang ginawa ko. Isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim, pito, di ba? Pitong trades lang para sa $91. Pero kung i-disregard natin yung idea na ito, 50, ano lang, limang trades lang. Pero see the way, pito, tapos mananalo pa tayo dito, eventually. So parang ano, isang dosena ng trade. Kung pito yun, o sa araw, hindi, kumbaga yun nga, nasa araw isang dosena. Kung isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim, pito. Kung pitong trades yan, plus tatlong position dito, edi sampu. Sabihin na lang natin, rough estimation, isang dosenang trade para sa more than $100 na profits. So, mamaya-maya lang, mananalo tayo dito. Makikita natin, nagpa-pump shit. Nagpa-pump ng ano, medyo nagiging super active ngayon. So, expected ko na lalagpas yan dito, 70 ang pupuntahan. Kulirat ng puntahan niya, 65. 70 yan, pataas, up to 128. So, ngayon, malapit na itong tamaan, di ba? Pwede natin i-cut back yan. Pwede natin i-cut back o hintayin natin talaga yung 70 to 80. Kasi, kung 60 something na ngayon to, yung pinaka-highs dito, tatamaan na talaga yung 80 hanggang 28 mismo. Kaya makikita ngayon natin, ito, nakikita na the way I trade. Super easy lang. Walang masyadong too stress o kabaliwan. Habang ang laki ng taya natin. $204 lahat-lahat ng taya. That's 80 lot. Almost one standard lot ang taya natin. Okay. So ngayon, ang ingay naman. Hoy! Kumaingay! Ingay-ingay! So ngayon, kung gusto kong malesen yung risk ko, ang diskarte lang dyan. Tanggalin mo na itong almost pa-break even na ito. Kung tutusin ngayon, pwede natin tanggalin. At least, pasunog ka man, barya lang, di ba? Pero ano eh, hindi imposible yung 128. Hindi imposible yung 128 dito kasi maaga ko nang na-detect, predict, project ito since ano pa, last Monday and Tuesday. Kaso yun nga, mag-128. So ngayon, wala na ito. Kulirat na puntahan na ito, 70 to 80. So, itong inawagi tayo dito. Ayip. Waging-wagi tayo dito. So ngayon, this is considered 70 na. Kung tutusin, kung 66 something yan, this is considered 70 na. So, tatamaan natin yung pinaka-highest sa loob ng 4 hours, which is ito. Which is ang market price by that time, highest, 127.80 versus ngayon,
panalo na tayo ng $42 sa puhunang $204. So ngayon, para hindi masyadong risky, pwede na natin i-let ko itong mataas na position. Pero as of now, kasi nakikita ko laki ng chance eh. Mag-o 80, 127.80, papuntang 128. 1 hour, 30 minutes, 50 minutes, 5 minutes, 1 minute. So gagawin ngayon natin para hindi masyadong risky ito. Pwede na natin i-take profits ito since ito yung mataas natin na position. Okay, so may kita ngayon natin, $100 na sumatotal sakto. Habang pag-close pa natin to, another $40 ang ating kikitaan. Pero mas gusto kong i-hold kasi ito eh. Ngayon, kung gusto natin hindi masyadong too risky ito, pwede natin tanggalin ito. I-take profits na natin kung tutusin. Tutusin nga, pwede na nga natin take profits lahat-lahat niya. Take profits natin niya, more than $100 na nakita natin sa almost isang dosenang trade lamang. So gagawin ngayon natin, para hindi masyadong risky yan. Ang tanginang yung hype yan. Take profits na natin. Maglulusaw yan. Okay, so matatal, naka-boundary tayo ng $132. Tapos, ang isang araw na trading. Since ang goal ko, $100 lang. Wala nang pakialam. Kahit ano pang mangyari, mag 28 pa something yan. Is either way. Or, kung nangangati pala kamay ko, pwede tayo mangulekta. Sabit lang tayo ng ano? Sabit lang tayo ng mga $5. Sabit lang tayo ng $5 to. Sabit lang tayo ng 5 lot. Tapos stop loss natin 127 para pag nag pump and dump sa siya, hindi tayo basta ano tatamaan, kasi ang lupit naman niya pag nag dump niya ng 60 pips, di ba? So 128 pa rin ang ano natin dito. You see the way, manalo matalo, wala na akong pakialam dahil boundary na ako, higit pa sa $100 ang kinita sa isang araw na pakuya-kuya-kuya lang dito sa aking harapang, sa aking trading rig partida. Isang TV lang yan, hindi ko na nilalagay pa itong mga monitor ko. So yung getong klaseng trade ang tawag dito, high quality trade. May kita ngayon natin, nag deposit daw ako, eto sumatotal, eto sumatotal deposit ko daw 176, puta 132 nakita ko. Ano yon? Almost 100%, diba? Tangkabang kapital. It's the same set na process na nagiging record ng aking estudyante sa aking online masterclass, dahil tinuturo ko mismo kung paano magkakaroon ng high quality trade katulad nito. Lalo-lalo na, yun nga, pinapamaster ko sa kanila yung simpleng logic at psychology ng pambobo to pangtangang kita. Parang awa sa sarili, mag-value ng time. Kung nais nyo matuto sa akin, di bahala kayo sa buhay nyo na mag-value ng time sa aking ad. Pero, hindi porkit may pang-instant pang-tuition fee kaya accept kita. No. Hindi lahat ng tao makakapag-avail, enroll sa aking online masterclass. Lahat kayo kinakalaman mo ng interview, interrogate para malaman ko na hindi mo sasayangin ang aking value at oras sa pagtuturo sa iyo ng one-on-one training hanggang all the way sa live coaching, trading, scalping sa Forex. Dapat, na-guess nyo ibig sabihin? Hindi porkit may pang-tuition fee ka, accept kita. No. You gotta show some proof na keso tunay mong naintindihan, naunawaan ang nais mo sanang i-avail. Bukos sa dapat, may much love and respect ka sa alin, sa aking oras, kasi ako si Mr. Mag-value ng time.